Yan, moment of truth. Ah, yan o. Gumagana talaga sa ano natin. Yung sikreto natin, katuwang natin sa ating pang pag-repair. O gamay kiskis. So, ano na. Ayos na ano natin. Gana na. So, yun. Successful na paggawa. Hello guys, may video na naman tayo ngayon. Ano, kahit maliit naman ito na bagay. Ano lang yan, coffee maker. So, ito ang ano natin, operahan. So, sana samahan niyo ako para ma-interest kayo din sa mga pag DIY. So, ito ang problema guys. Wala tong power, hindi daw nag-iilaw. So, tingnan natin. Tara, samahan niyo ako. Yan guys, naka-on na guys. So, subukan natin i-switch on kung umuilaw ba. Tama bang sinabi? Ayun. Wala nga. Tama nga. Kasi ang story daw doon, nadaganan daw niya. So, ano ka nangyari? So, baka may nabasag sa ilalim. So, ayan. Samahan niyo ako guys ha. So, ito na ang sa ilalim. Di ko na ipinakita sa inyo ang pagtanggal sa cover niyan. So, ito na ang ilalim niya. Medyo mayroon ng mga ano do sa kalawang siro natuluan. So ayun ang una natin i-check ngayon. So by the way, so bago kayo mag proceed, kailan lang naka unplug. So yan, unplug na. So i-check natin step by step para malaman natin ang problema. Guys, lumusot na dito ang dalawa. Dito mayroon na dito ang out nya, dito na rin may out na rin. So dito tayo magano. Dapat ito talaga step by step. Di tayo pwede mag-jump up doon. Kasi dito tayo magano eh. Saan ang problema dito? Para malaman natin. So i-on natin kung meron bang continuity ito. Kasi itong isa para lang kasi to din sa ilaw guys. Yan sa ilaw. So naka-direct na guys. So naka-connect na siya guys. So naka-connect na siya papunta dito sa puti. So kahit ano natin guys, yung itong isa dito guys, saan hanapin natin guys. Hindi guys ha. Ano muna natin ito. Ano natin camera. Yan. So lagay natin yung puti guys. Ilagay natin dito, hanapin natin ng puti. Kasi nakadirekta, wala siya nag-agin ng switch na. So mag-ano yan dito. Dito yan. Ayan, hanapin natin ang buzzer dito. Ay, namatay pala ano ko. Namatay ang yan. Kung nag-buzzer to. So wala dito. Ayan, buzzer. So ito guys, 'di ba naka-connect na to, din puti din ng ano. So pupunta tayo dito sa thermal desk. So mayroon na. So pag ano natin, samantalain na natin, nandito ta para ma-check natin thermal rest o normal reclose ba. Ayan, normal reclose. So okay na yan, confirm. So nakapasok na, papunta dito, papunta dito sa filament ang ano, ang line 1. So dito na lang test line to ito. So nakapasok din dito, nakapasok din dito. So yun na guys, mayroon na dito, okay na to sa puti nga side. So dito tayo sa brown o connection sa pula. So tingnan natin to guys, papunta dito, may connection. Nakaabot ba dito? So wala guys. So tingnan natin ang fuse. Dito ang fuse. Yan. So okay ang fuse guys. So may hint na tayo guys. Ang problema natin guys, dito dito sa switch. Dito sa switch. Yan. Wala tayo guys. Dito ang switch ang ano eh. Dito sa switch ang problema guys. Yan, wala. Wala oh.
So nakita natin ang switch ang problema kasi may okay ang fuse. So okay din ano, so ang filament din na natin kailangan kasi hindi naman nakapasok ang kuryente. So di hanggang dito lang, hanggang dito lang siya na ano, wala na din na nakatawid dahil nga dito sa ano. Yan. Ano? Wala ng contact. Naman mabuksan natin guys, curiosity lang guys, kung anong mayroon na sila rin. Bakit wala ng contact? So okay pa naman. So ano kaya ang problema dito? Nangitim kasi yun guys, nangitim. Nangitim. So try natin to. Lihain pa ka pwede pa. Kaysa bibili. Yun guys, nalinisan na natin. Nilagyan natin ng W40. Ito, W40 ang nilagay natin. So ang ilalim din. Talagang ano na rin, linis na linis. So i-try natin ilagay para di natin bibili. Guys, nalagay na natin. So nakita ninyo, nilagyan natin ng W40. So naganda naman ang kaalakaran kasi nalinis natin ang mga carbonized. So nilihiyan na natin ang mga terminal nito. So kita naman natin na may contact na. So i-test pa rin natin para sigurado. Lagay natin ng ano natin, tester. So lagyan natin to, dito tayo mag-una kasi wala naman yung ano no, wala siyang contact. So ayan, hirap pag tayo lang mag ano. O yan, i-on natin guys. Natin. So may reading na siya guys, may 50 ohms. So ibig sabihin yung filament may contact na. Pag i-off natin, eh wala, infinity, 51k. So infinite na yan. So okay, on natin, may 55 ohms. So ibig sabihin ang coil niya ay 55 ohms. So gumagana. So i-try natin o high wattage. So may filament na naka engage. So tataas ang wattage. So di ba apektado ang switch niya? O di ba siya maglulos o mag-iinit? Para kung mag-iinit yan, madarating talaga, maglulos yan. So kailangan natin bilihan na ng bago. Kung pwede na o di mag-iinit, so pwede na yan. Di na kailangan pa nga magbili. So pwede ma-repair. So yan, isubok natin guys para malaman o okay na ba siya. Nakasaksak na. So iyon natin, moment of truth. O yun, umilaw na siya guys. So kanina walang ilaw yun. So tingnan lang natin ilang siguro mga 30 seconds. Madelay naman mag-init yung filament. So mainit ba? Pero sigurado ko kasi may reading ang filament. So ipabot lang natin ang ano. Eh si nalaglag. Nalaglag guys, nalaglag. Ulit. Laglag man. Ulit. So, wala na. Ulit. Open na muna natin ito guys. Kaya wala direct. Ayan, on. Ayun. Huwakan natin, pwede malaglag. So, ano lang natin. Para magano. Pero parang amoy ng init guys. Oh. So, ayan na siya guys. Init na, nangangamoy yung ano. So, ayun oh, may ano pa. So, tama na. Natin guys. So, mainit. Ang ano guys, nainit ang lamisa oh. Ang singaw guys. Yan, nainit talaga ang ano, surface. So, di pwede mahawakan guys. Ang init. So, successful ang ano natin, ginawa ang pag ano dito. So, ang wire din naman mainit ang wire kasi napagaganda naman to, ginamit to sa mga stove o ano, mga plancha, shielded na wire kasi mainit dito nga area guys oh. Oh init, so wala di man nag-init yung ano guys. So okay na yung ginawa natin guys. So thank you for watching guys. To God be the glory.